Marilu, magandang hapon. Bago ang lahat, naging kilamay po kami, Taos Puso. Thank you po. So, Ma'am Marilu, noong May 2023 pa po pumanaw yung papa ninyo. Kailan nyo lang po nalaman? Noong December 31 po. Opo. Paano po nalaman? 31? Dumana po kasi yung kapatid ko at nanay ko. Okay. Ano pong pagkasabi sa inyo nung pagdalaw ninyo? Patay na lang po ang tatay ko. Ano po kinamatay? Hindi ko alam ang kinamatay ni yung tatay po eh. Walang sinabi sa inyo? Anong dahilan po? Wala nga pong sabi-sabi sa amin. Okay. Walang pa subaling pasabi sa amin na patay na ang tatay ko nung May 2. Ang tagal na po pala. Magandang hapon po sa inyo, Attorney Pereira. Magandang hapon po, Senator Tulfo po at sa mga nakikinig sa inyong programa. Magandang hapon po sa inyo lahat. Alam niyo na po dahilan kung ba't po kami napatawag, Attorney. Opo, ito nga po yung tungkol sa pagkamatay nung nakakulong po sa amin, si Mr. Danilo Janela, 67 years old. Ito po yung namatay doon sa hospital po kasi from April 26 po, doon na na-confine na po siya sa NBP hospital namin at namatay nga po ito noong May 2, 2023. Ang kinamatay po niyo to ay nakalagay po sa death certificate is pneumonia, second chronic kidney disease, and heart failure po. Okay, natural. So, nung pagkamatay, of course, under the protocol po, superintendent informed po ng relative. Gumawa po kami ng sulat. May sulat po sa address kay Marilu Janela ng 10 Malayan sa Division Binyan, Laguna. At ito po ay nadala po sa NBP Post Office na noong May 8. Yung po ay nakatatak po mismo sa sulat. At ito po kasi hindi po kasi registered mail. It is an ordinary mail. So dahil po hindi naman po bumabalik yung sulat sa amin, so ang pagkaano po namin is natanggap po nila. Teka muna, Attorney. Bakit po regular mail lamang? Di ho ba pag mga sensitive information, sensitive communication, di ba dapat registered mail po yan para masiguro na talaga natanggap? Bakit po regular mail lamang? At hindi ko po alam kung bakit regular mail kasi ang protocol po is to inform, the superintendent should inform the relatives about it. Yung communication po, way of communication, is ganun po ang nakalagay dito sa record na ayun po ay wala po. Sir, attorney, sir, namatay po yung isang inmate dyan. Opo. At very crucial po yung information na yan na dapat may parating agad sa next of kin. And how should you do that? Dapat po registered mail. Kung kinakailangan nga po, tatawagan. Kung pwede pa nga po, may pupunta po from the Bucor, representative ng Bucor, para pupunta doon sa bahay ng relative. Siya nga pala, namatay na po yung inyong kamag-anak. Ganito kung ikinamatay. Nakikiramay po kami. Ano bang plano, etc. etc. Di po ba? Huwag yung papadala nyo na po ng regular mail. Alam niyo naman po sa regular mail, kung minsan nawawala po yan. Naliligaw, etc. Okay, attorney. Baguhin niyo po yan. May budget naman po kayo, di ba? Okay. Eh, milyon-milyon naman po, milyones naman po, sandali lang, sir, milyones naman po siguro ang budget niyo pagdating sa communication. Bakit po, mail lang? Patay po yan. Buti sana kung yung kamag-anak niyo dito ay nabugbog o na-ospital, okay lang po yun, air mail o regular mail. Pero kung namatay yung isang kamag-anak ninyo, ay hindi na po regular mail yan. Dapat po registered mail o daily kaya po, telepono man lang. Wala po ba kayong cellphone number nung kamag-anak on file? Wala po on file, Senator Tulfo. Ganito po, kasi po, nalaman ko po yan ngayon lang po. Ayan niyo po, paimbestigahan ko mabuti bakit ngayon, ganyan lang nga po ang nangyari, but ganyan ang pagbigay ng anunsyo sa kanila, sa mga namatayan. At may papaalam ko po, sinabi ko nga po, ako po yung nasa bahay ngayon dahil nga po namamagay yung paa ko. Kaya nyo, pagpasok ko po, ipa-investigahan ko yun at magbibigay po ako ng report sa full report sa inyo. Opo. Ganito pong gawin nyo po, Attorney, sir. Sa inyo pong database, sa lahat ng mga inmates nyo dyan, dapat meron pong address, updated po palaging address ng mga next of kin, tapos dapat meron pong email address, kung walang email, at least man lang cellphone number. Lahat naman po ng tao ngayon sa Pilipinas, meron pong cellphone, sana po. Opo, opo. So dapat palagi po updated dyan na nandyan po yung mga cellphone number next of kin para kung may nangyari na mga importanteng bagay o critical na mga pangyayari, tinatawagan po o ini-email. Kung hindi man email, registered mail man lang. Huwag po yung regular, huwag yung snail mail. Opo, tulad niyan, sabi niyo, naniniwala ako, possible nga po, pinadala niyo po talaga.
Eh kaya lang po, pagdating sa post office, eh nagloko o hindi nakarating o nawala, naligaw, etc. O paano yan? Tama po kayo. Ayan niyo po, titignan ko po mabuti kung ano pa talaga ang nangyari. Tapos eh kung talagang meron mga lapses po, eh kailangan po may baguhin yung mga protocol at papasabi ko po dyan. At tungkol nga po sa database, opo, nagsisimula pa lang po kami mag-database ngayon. Lahat po ng mga information, inipid nga po sa database namin. At siguro mga 70% pa lang po hindi po natatapos. Ayaw nyo yung lahat po ng inyong mga recommendation po at makakarating po. Sige po, kasi huwag nyo na po kayo, ipapatawag ko po kayo sa Senado para lamang po sa bagay na ito. So ngayon pa lamang magawin nyo na po yung rapat, which is lahat po dapat ng impormasyon tungkol sa next of kin ng mga inmate ninyo, nandiyan na po sa inyong database, kasama na po yung kapag may nangyari, huwag na po yung snail mail, gamitan nyo na po ng email, o dili kaya cellphone, tatawagan, o dili kaya bisitahin, o registered mail at the least. Lahat po ng yung mga sinasabi, paratingin ko po at pababago po natin lahat kung talagang mali po ang naging proseso at ipababago po natin lahat ayon sa inyong rekomendasyon at sa akin po, tama naman po yung panukalang gano'n na gawin namin. Ngayon sir, yung death certificate, yung medical legal and all, ipadala niya po sa next of kin para wala akong magdududa. Opo, masusunod po. Okay. Lahat po ng ano gagawin po namin. Ma'am Marilo, ayan po, narinig nyo na po ma'am yung ikinamatay doon, pneumonia, at pinadala ho pala sa regular mail, nawala po yun malamang. Opo. Yan nga, dahil po sa inyo, kaya po hindi po na namin na-receive. Opo, kaya nga po. Kaya sabi ko, dapat di po sa snail mail. Dapat po yung email o cellphone number o dinalaw kayo o dili kaya registered mail. Doon po silang kamali. Babaguhin po yung proseso ng dahil po sa inyo, dahil po sa pag-uusap natin ito, magkakaroon po pagbabago sa protocol and we will make sure. Sherry, make sure na ganun, magkaroon pagbabago, Sherry, ha? Yes po. Balikan natin next week to ensure na magkakaroon ng pagbabago sa sistema. Ano po, meron pa kayong gusto itagdag, Mang Marilo? Sir, gusto po sana namin ilipat sa sa Binyang. Attorney, yung mga labi, pwede bang ilipat daw yung mga yung labi? Mm-hmm. Pwede po. Ipapasasabihin ko po at sa lalong madaling panahon, maipalipat po. Kung pwede lang po, makipag-coordinate lang po sa amin para sa paglilipatan, kung kailan, para po maayos yung paglilipatan po. Ayusin po namin. Pupunta niyo lang po sa akin sa kahit sa Lunes po, area Miss Marilu. Pumunta lang po kayo mismo sa office ko at pasasamahan ko po kayo at asahan niyo po at gagawin po natin kagad yung gusto niyo mangyari. Ayun. So, Ma'am Marilu, okay ba sa inyo? Sa Monday, puntahan niyo po si Monday Attorney po. Pereira. Opo, sige po. O para masunod po yung inyo pong... Salamat po. Salamat po, Idol. Walang anumang... Salamat po sa tulong po sa amin. Salamat sa tulong niyo po. Okay, sige. Kung ano pong may tulong natin, Sherry, tingnan mo kung ano may tulong natin, financial na tulong dito kay Ma'am Marilu, ano? Dahil alam ko may gastos yan na pagpapalibing o paglipat. Opo. Sherry, tingnan mo kung anong may bigay natin financial assistance. Ha? Yes po. Noted po, Idol Yaffi. Okay, sige. Okay po, Ma'am Marilu, Monday po, magkita-kita kayo ni Attorney Pereira para doon po sa arrangement. Okay po. Okay? Sige po. Salamat po, Attorney Pereira. Attorney, yung usapan natin at baguhin niyo po yung protocol niyo dyan, ha? Para Opo, masusunod po. Asahan niyo po. At ako po mismo ang magpa-follow up niyan para magawang kagad ng kaukulang pagbabago sa mga protocol na natin napag-usapan po. Thank you po, Attorney Pereira. Mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat po, Senator. Salamat din po, Ma'am Marilu. Okay. Salamat po. Thank you. Akalain mo, Sherry? Yes po, Idol. Attorney JV? Yes po, Idol. Mapagkakatiwalaan pa rin ba yung regular mail? Mukhang hindi na yata. Yung palaging... Madami kasing nawawala, Idol, sa mga regular mails. At dapat pag registered mail, at least i-inform sila kung nakarating man o hindi yung sulat. Wala pa nakarating eh. Talagang nakarating sa amin. At saka, pag sa mga ganun, meron naman, lahat naman tao may cellphone eh, di ba? Sana nasa file nila yung cellphone numbers ng mga next of kin o email, di ba? O, dapat doon talaga pinapadaan. Huwag yung regular mail, dahil sa regular mail, 50-50 yan eh. 50% makarating, 50% hindi. Sa registered mail, medyo okay pa. Mataas na 10% ang makarating, di ba? Yes so anyway, po, Idol. Babaguhin naman yung patakaran na yan. Salamat po. Sige, tutulong tayo.
kay Mamarilo Shari. Kung yes, may po. Tulong natin para mailipat yung bangkay. Opo, okay. Pasamahan po natin sa Monday. Opo.